Hello guys, kumusta kayo? Maraming maraming salamat sa pagsuporta ninyo at nandito na naman ako para turuan kayo ng Python. Okay? So, uulitin ko, hindi lang tayo hanggang Python. Sa mga susunod na series pa, gagawa pa tayo ng iba pa na mga programming language. Pero sa ngayon, tatapusin natin si Python. Sa fundamentals muna tayo, fundamentals muna ng mga iba't ibang programming language, tapos magda-dive tayo dun sa mas malalalim na topic. Okay ba tayo dun? Goods ba tayo dun? So kung goods tayo dun, lika na at intindihin na natin yan kasi sabi ng slide ko, understanding data types in Python. Bago tayo mag-proceed, pag sinabi natin data type, it has something to do with data, tama? At without data, there will be no system required. Para sa akin yon. Para sa akin kasi, kung wala namang data ang ipaprocess, bakit ka gagawa ng pang-process? Ulit, para sa akin lang yan, ha? Huwag masyadong... Okay, huwag masyado. Huwag masyadong galit. Anyways, isa dun sa mga kailangan nating maging familiar with na data type is yung integer at saka yung float. So, yung integers... Yan yung mga number na walang decimal point. No? Walang decimal point. Whole numbers. Doon sa Python 2 dati, meron tinatawag na long. Ang hinahandle naman nun is yung mga sobrang haba na whole number. Pero ngayon sa Python 3, wala na pong long. Meron na lang is yung integers na kayang mag-handle ng hanggang sa kung gaano kahaba yung iaalaw ng memory ng computer na gamit mo. Okay? Malinaw? Pangalawa naman is yung float. So, yung float naman, yan yung mga numbers na merong decimal place, decimal points. Sorry. Decimal points. Okay? So, wala naman sigurong masyadong question dyan kasi, di ba, familiar naman tayo sa decimal points. Okay, yun yung dalawang common na ginagamit pagdating sa numbers. Pagdating naman dito, meron tayong tinatawag na strings at medyo hihimay-himay natin ang bagya lang naman kung ano ba yung mga pwede nating laruin o pwede nating maging techniques na ikutan dito sa mga strings na data type ni Python. So, pag sinabi nating strings, yan ay sequence ng mga character data, words, di ba? Yan, hello world, yan, string yan, okay? So, kaya ako gumanon kasi para i-signify mo o para ma-delimit mo na ito, string ito. Para maipaalam mo 'yon sa engine, gagamit ka nung double quotation mark or single quote. Pwedeng single quote, pwedeng double quote, walang kaso 'yan kahit alin ang gamitin mo. Pero 'wag mong paghahaluin, brother. 'Wag dito na double quote, dito single quote. Eh di para ka nagpantalon noon, yung isa maikli, yung isa mahaba, no? 'Wag ganoon, pre, 'wag ganoon. Kung dito ginamit mo is double quote, ito single quote, okay? Wala naman siyang pinagkaiba. Walang problema yan kahit anong gamitin mo. At mamaya, merong mga tricky na pangyayari na ginagamitan natin ng mga iba't ibang technique para sa paggamit niyang delimiter na yan, which is yung double quote at single quote. At dun papasok yung the backslash, okay? Yung backslash na yan ay kinapapalooban na itong una, suppress. Ginagamit natin siya backslash para mag-suppress o tanggalan na natin ang meaning yan. Nagtatanggal tayo ng meaning. Paano nagtatanggal ng meaning? Siguro papakita ko na lang ha. Siguro bukas tayo ng IDLE natin. Tapos magtatanggal tayo ng meaning. Okay? So, halimbawa, ginawa ko to. Print method para mag-print, mag-display ng text o ng kung ano man. Papapansin ninyo, single quote yung ginamit ko. This is my friend's car. Yan. Nangyari dyan, naging si invalid syntax. Bakit po? Kasi mapapansin ninyo, ang opening ko dito ay single quote. At yung single quote na yan, na-close dito ng premature. Kumbaga, hindi pa yan yung gusto mong ending eh.
ang ending mo nandun sa car. So, anong nangyari dyan? Ilan na yung single coat mo? Isa, dalawa, tatlo. Tatlo, ha? Na dapat pares. Diba? Pares. Para ma-enclose mo ang isang string, pares. Dinedelimit niya kasi yan eh, kaya may ganito. Dinedelimit niya, nililimitahan niya. Ibig sabihin, itong print, tsaka open parenthesis, ay part ng method na print. Ibig sabihin, pag nag-umpisa siya ng single quote na ganyan, ipinapahiwatig niya sa engine, sa Python, na, oh, dito na nag-uumpisa kung ano yung gusto kong i-print. Kaso nga, merong sumingit dito na isa, na ang nababasa ng engine ay, putol na dito. Ito lang pala yung gusto niya i-print. Yan, ito lang. Kaso, bakit meron pang hindi na i-open dito pero na i-close? Yun. Kaya siya nag-i-invalid syntax. Pwede mong gawin yung ganitong technique. Yan. Di ba sinabi ko sa inyo, pareho lang naman yung single tsaka yung double. E di kung ganyan naman yung gagawin mo, e di ganito gawin mo. This is my friend's car. Oh, di ba? Panis. Nasaan yung backslash? Teka lang, amigo. Teka lang. Relax. Papakita ko naman sa inyo yung isa pa. Para naman sa benefit of the doubt. Baka naman po sa double quote lang yung gagana. Sa single quote, hindi. Ito. Gawa tayo example. Print. He said, goodbye, yellow brick. Alam ko, ganyan yan eh. Goodbye, yellow brick road. Ayan. Pinrint ko yan, mapapansin ninyo na ilusot ko yung double quote nang walang naging error. So, kung alam mo na meron kang double quote o single quote sa loob, ibahin mo lang muna yun nandito. Okay? Dito naman, iniba ko siya, ginawa ko siyang double quote kasi merong mai-involve na single quote dun sa loob nung piniprint ko na string. Sorry, medyo mainit dito eh. Pero tinatsaga natin kasi maingay yung electric fan natin. Okay? So, yun nga, yun yung pinakaiba niya. Yun yung isa sa mga technique na pwede mong gawin. Pero, meron pang isang technique. Kung gusto mo naman na ito nga, dito nga papasok si backslash, pwede mong gawin na ganito. This is my friend's, diba ganyan yung kanina? Yan. So, ang gagawin mo dyan, tatanggalan mo ng meaning to. Diba ang meaning netong single quote nito, diba ang meaning yan is to end. Diba? Para i-close to. So, para mangyari is maging literal na string siya, gagawin ko na lagyan ng backslash yan. Napansin mo, nag-green na lahat yan, kaibigan. So, ang ibig sabihin niya, master, ginawa niya lang to na string. Hindi niya yan ipinapa-interpret sa Python as closing netong naunang single quote. Okay? Ayos? Gumana? Panis? Ngayon, gagawa naman tayo ng example para dun sa isa. Para naman di magtampo. Diba? He said, ganyan ha, double quote na yung ginamit ko. So, lalagyan ko lang siya ulit ng ganyan. Ayan. Goodbye, yellow brick road. Yan. Diba? Yan. Kanya na mangyayari. So, pipilitin niyang gawing string tong mga to para hindi tayo magkaroon ng error. Okay? So, pag pinrint natin yan, he said, goodbye, yellow brick road. Kanta yan. Huwag niyo nang kantayan, sobrang luma niyan. Lalabas lang yung edad ko. Yan, okay? Goods tayo dyan. Yun yung tinatawag na sinusuppress natin. Yun yung isa sa mga gamit ng backslash dyan sa string, di ba? Paglaruan mo, yan. Para ma-print mo ng maayos na hindi siya magkakaroon ng problema tulad nung nauuna dito, yung syntax error natin kanina, yan. Yan yung isa sa gamit ni backslash to suppress. Tinatanggalan niya, again, tinatanggalan niya ng meaning yung isang character. Tulad nito, ang meaning nito is to signify na mula dito sa loob ng parenthesis na ito, ito yung gusto kong i-print. Literally, ito yung gusto kong makita. Gusto kong makita na magpiprint yung salitang he said, goodbye, yellow brick road. Okay? Yun yung gusto kong ipakita dito.
Yun yung ibig niya sabihin dyan. O, mag-uumpisa na ako, ha? Uumpisaan ko na. Ito yung marking na nag-uumpisa na yung gusto kong i-print. Ayan na nga yung gusto ko i-print. Kaso, may mag-i-interfere dito na isa pang quotation mark or double quote na mangyari. Ito lang, ipiprint niya kung ito lang matitira. Ang ginagawa natin, nilalagyan natin ng backslash para ito ay maging literal. Maging literal or literal na magpiprint lang. Wala siyang special action na gagawin. Walang special sa inyong dalawa, ha? Walang meaning. Okay? Punta naman tayo sa susunod na gamit ng backslash. Okay? Yung isa pang meaning niyan ay break. Minsan kailangan natin yan. Lalo na pag toxic. Kailangan na natin mag take a break. Yan. Okay? So, paano naman po nangyayari yung break na yan? So, ito yung ibig ko sabihin doon sa sinasabi kong break. Hindi yan masakit. Ha? Hindi masakit na break yan. Yan yung break na hindi masakit. Okay? A. Tapos, dumating yung, hindi A yan. Mahaba na. Umabot ka na doon sa dulo. Ganyan. Medyo mahaba na. At gusto mo na paikliin, pwede mong lagyan yan ng backslash. So, mangyayari dyan, mag-extend lang sa ilalim. Hindi siya mag-error. So, pwede mo pang ituloy dito yung gusto mo i-type. Pansinin mo, green pa rin. Eh, meron pa rin. Mahaba. Gusto mo pa rin dugtungan. Pwede mo pa rin i-break yan. Tapos, dito mo na i-close sa ilalim. Yan. Pwede mo na i-close ngayon ng parenthesis. Pag pinwint mo yan, alright. Ayos ba yan? So, na-break mo siya kasi dumarating yung time na siguro hindi mo ganong nilalakihan yung window nung mo. Tapos, marami kang tinatype or gusto mo lang talaga na nasa sa inyo yan. Depende sa pangangailangan ninyo. Pero at least, alam ninyo yung gagawin ninyo. Paano po yun? Eh, ang haba po nung type ko, hindi ko na po makita. Yan, gamitan mo ng backslash. Okay? Okay. So, kung kanina, tinanggalan natin ang meaning, ngayon naman, dumadating din yung point na nagbibigay naman tayo ng meaning. Alright? Nagbibigay naman tayo ng meaning. So, ano ba ibig ko sabihin dyan? Ayan. So, simulan natin dito sa backslash A. Siguro, lagyan natin ganito. Yan. Hear that? Ayan, saan po yung backslash A? Lagyan natin yung backslash A, syempre. Yan. Tapos, pag niran ko yan, pakinggan ninyong maigi. Okay? Sana marinig ninyo kung may tutunog ba. Kasi, supposedly, dapat to bell. Parang beep, ganun. Pakinggan natin, ha? Wala tayong narinig. Diba? Wala tayong narinig. Pero tingnan nyo dito. Pag nag-python ako dito, tapos ang tinype ko is print backslash A. Ay, sorry. Backslash A. See that? Oh, narinig nyo yan? Narinig nyo ba? Hindi nyo narinig? Ah, okay na. Dinig na. O, diba? Astig. Nagkakaroon ngayon ng meaning yung simpleng backslash A. Okay? So, kung tatanungin nyo ako kung saan ang galing yung backslash A, kasama na yan dyan sa package ni Python. Okay? So, ito naman. Meron pa isa. Ito kayang backslash B. Ano sa tingin ninyo ang ginagawa ng backslash B? Python. Singit naman natin sa gitna. Programming. Alright. Pag nirun ko yan, ano kaya yung lumilitaw na yan sa gitna? Okay? So, minsan kasi hindi siya nababasa doon. So, ang gagawin natin, irarun natin yan dito. Print Python. Ay, sorry. What's happening to my fingers? Python backslash B programming. Ano napansin? Mula sa Python programming, ano nangyari? Python programming. Ibig sabihin, kung saan nyo makikita yung backslash B before yung backslash B, buburahin niya. Ibig sabihin, ang ibig sabihin pala nun is nagba-backspace siya. No? Bumabackspace siyang ganon. Ayos ba yun? Ayos yun? Okay. So, dito na tayo mag-example. Since dito sa shell, hindi ganon gumagana. Dito na lang muna tayo sa
command prompt kung okay lang sa inyo. Ang susunod naman natin gagawin is yung backslash n, na ang gagawin lang niyan is mag-append siya or magladagdag siya ng new line character. Halimbawa ito, Python backslash n programming. Ayan. Pag in-enter ko yan, nakatipid ako. Hindi mo na gagawin na print Python. Tapos sa baba, print programming. Python programming, di ba? Diyan na. Python, tapos backslash n, programming. Pag run mo, yun na. Parang may kahawig, no? Okay, may kahawig talaga yan. Sige. O, next tayo. Okay na? Punta naman tayo sa backslash t. So, kung yung kanina, new line, ito naman ang ginagawa nito ay tab. So, new line ko na lang yan. Kaninang new line, gagawin ko na lang na backslash t. Na ang gagawin yan, magta-tab lang siya. Python tab programming. Kaya may space sila. Okay? Okay ba yan? Okay. So, itong backslash n na to, papakita ko sa inyo kung para saan yan. Kasi merong mga tinatawag na Unicode. Yan yung madalas ginagamit. So, dito sa website na to, ayan, merong listahan ng mga characters. Halimbawa, gusto kong gumamit ng registered sign. Diyan mo yan gagamitin. Pwede mong gamitin yan dyan. Halimbawa, Python. Ay, Python ako ng Python. Print. Ayan. Tapos, yan. Backslash N. Uppercase. Kasi pag lowercase, alam nyo naman yung nangyayari, di ba? Yan. Tapos, lalagay natin registered sign. Ayan. So, makikita nyo, print, backslash, caps lock tuloy, uppercase N, tapos nakalagay registered sign. So, tingnan natin kung anong gagawin yan. Pag in-enter ko yan, maglalabas siya nung original na sign. Sige, para medyo malaki, try siguro natin yung copyright. Ayan. Copyright sign. Oh, 'di ba? Naging copyright sign siya. So, 'yun 'yon. Kasi wala naman 'yan sa keyboard mo eh. So, kung kikailanganin mo 'tong mga 'to, ayan. Pwede kang tumingin diyan sa compart.com, ayan. Isa lang 'yan sa mga source, 'yan lang 'yung nakita ko kanina. So, pwede mong gamitin 'yang mga 'yan. Susulat mo lang 'yung name ng mismong symbol na 'yan. Okay? Ayan. All right. Okay. So, malinaw ba tayo doon? Kapag ka naman ang gusto mong mangyari, eh magpakita ng raw. Paano po ba yung raw? Ayan. So, pakita natin sa inyo, ha. Pag sinabi naman nating raw, bawa, ayan, print. Ayan. Ito, itong print, copyright sign na yan. Diba ang nilalabas niyan, copyright sign? Pag nilagyan mo yan ng capital R dito, mangyayari dyan, ipiprint niya kung ano talaga yung nakikita niyang literal doon sa loob. Diba? Yun lang, kaya raw. Ginagawa niya kung ano man yung naman niya doon sa loob, yun na yun. Diba? Wala nang kuskus balungos. Hindi niya i-execute kung ano yung nasa loob. Hindi niya i-execute. Basta ipapakita niya na sa'yo kung ano yung tinipe mo doon sa loob. Okay. Next naman ay yung triple quoted strings. Okay? So, kala mo kung ano, no? Triple quoted lang yan. Tools. Ayan. So, meron akong example dito. Ayan, nilagay ko. Print tatlong double quote. Tapos nilagay ko, this is a story about a man who is shouting. Ayan, mapapansin ninyo, meron din double quote sa loob. Pero wala tayong na-encounter na error. Wala rin tayong ginamit na backslash. Kasi yun yung kapangyarihan o yun yung kakayanan nung tatlong double quote sa opening at sa closing. So gagawin niya, this is a story about a man who is shouting, saying I am free. Mapapansin nyo rin, guys, na kung paano ko siyang hinati, ganun siyang nagprint. Okay? Ibig sabihin, naglalagay siya rito ng new line. Kaya, ayan. Lumitaw siya na as is kung paano mong ifinormat yung iyong string. Okay? So, yung susunod na data type naman, tawagin natin siyang boolean. Will you marry me? Hindi. Oh, pwede. True or false lang naman yun eh. Pagka, will you marry me? Yes. True. Yeah. Pag false, false. Yun lang yun. Kung hindi true, false. Pag hindi false, true. O, diba? Galing ko. So, ito ay meron pang susunod na part.
sa lists at sa mga sequence, dictionary, tuples, list, okay? Hindi tayo masyadong magiging malalim dito. I-introduce ko lang sa inyo si list. Yung list ay ordered, laman niya ay ordered, ibig sabihin may sequence siya, at can contain any object, pwedeng string, pwedeng integer, pwedeng function, na-try ko na, gumagana, dictionary, pwede rin. Basta maglagay ka dyan sa loob niya, kahit ano tatanggapin niya. Mutable siya. Mas maiintindihan niya sa susunod na tutorial, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung ibig sabihin ng mutable. Okay? Darating tayo dyan, at dynamic siya. Pag sinabi nating dynamic, pwede mong palitan yung laman niya while runtime. Okay? So, kapag ka naman tuples, yan, tuples, bahala kayo paano nyo ipopronounce. Iba-iba kasi yung pronunciation nila. Pero ako, binabasa ko lang siya as tuples. So, ang tuples, ordered din naman siya. It can contain any object. Immutable po siya. So, mas maiintindihan nyo ulit yan, again, sa mga susunod na training. At yung isa namang, isa niya pang character na kinaiba niya, ano pong pinagkaiba ni tuples kay list? Si tuples, pwede pong magbago yung data niya. Pwede kang magdagdag ng laman niya habang runtime. Si tuples po, hindi pwedeng dagdagan yung laman niya habang nasa runtime. Okay? So, significantly, ang makikita natin na pinagkaiba nila is ito. Halimbawa, ito yung mas mahalata natin madali na pinagkaiba nila. Kapag sinabi nating list, ito. Yan, is equal to, pansinin ninyo, kailangan natin gumamit ng ano yan? Square braces. Very good. Okay? Square braces yung ginagamit natin. Pag check natin yung type nyan, makikita natin na yan ay isang list. Ayos? Pag list, square bracket yung ginagamit natin. So, magiging in-depth ulit yung discussion natin kung paano i-access yung laman niyan, paano paglaruan niyan, ano yung mga techniques diyan. Yun yung aabangan nyo sa susunod na video ko kasi magiging malalim na ako sa tuples, sa list, sa dictionaries, tapos papasukan natin nung tinuro ko dati na for loop and while loop. Alright. So, itong tinatawag natin na list, ayan, pwede mo siyang lagyan ng ganyan. Pwede ka rin mag-append dyan. Pwede mong dagdagan yan. Na ipapakita ko nga sa susunod na training. So, nod kayo nun. Ito yung list, yung tuples naman. Gagawin din natin. Tuple underscore ito. Yan. Is equal to. Ang ginagamit naman natin is parenthesis. Okay? So, 1, 2, V. Yan. So, ito naman ay isang para maipalinaw lang natin. Yan, para lang clear. Ay, nako. Yan. Tuples naman siya. Okay? So, ang pinagkaiba nila sa itsura, parenthesis, yung sa tuples, at square bracket naman, yung sa list. Pinagkaiba naman nila sa feature nila, hindi mo pwedeng dagdagan ng laman yung tuple habang nagra-run. Tapos, immutable din siya. Mutable si list. So, papaintindi ko yan sa inyo. Pagbalik natin dyan sa mga topic na yan. Okay? So, dictionary. Sa dictionary naman may tinatawag na key and value. Okay? So, kung ano yung kayang gawin ni list, yun din yung kayang gawin nito. Ang pinagkaiba lang nila, yung paraan ng pag-access ng laman ng isang dictionary. So, ito naman ay isang dictionary ha. Magde-declare ako. Pansinin ninyo kung paano mag-declare ng isang dictionary. Ang gamit natin ay curly braces. Okay? Sa curly braces po, lalagay natin yung key at saka yung value. Okay? So, halimbawa, sa listahan ko na to, meron ako ilalagay na candy. Yan. Tapos, ang gusto kong value nyan is 2. Yan. Meron na ako ngayong dictionary na merong laman na candy. Okay? Na yung candy na yon yung key. Remember, pagka may colon na ganyan sa dictionary, di ba curly braces, yung mauuna mo may kita dyan, ang tawag dyan ay key. Ito naman pangalawa, ang tawag dyan ay value. Okay? So, huwag kayong mag-alala kasi kung malabo man sa inyo sa ngayon, yung dictionary, tuples at list, meron tayong bukod na tutorial para dyan. So, para maipakita lang din, ayan, dito, dictionary ito, ipapakita niya na yan ay isang dictionary. Okay? So guys, iniimbitahan ko kayo na sa mga susunod na training ko ay
panoorin ninyo dahil doon na papasok yung sa tuples, sa list, at sa dictionary. Pasensya na kayo, medyo humaba at ginawa ko naman yung best ko para mas maging malinawan kayo. Ngayon, kung meron kayong mga tanong, i-comment nyo lang dyan sa baba. At kung nagustuhan nyo itong video na to, i-like nyo lang. I-share nyo na rin sa iba ninyong mga tropa na nag-aaral pa lang ng Python. At feel free na kontakin kami sa aming mga social media sites. Pero bago ko ituloy yon, ipakita sa inyo kung saan mo kami pwedeng kontakin. Gusto ko muna ipaalam sa inyo na kami ay merong mga programming training services na ginaganap lang dyan sa Mandaluyong. So kung may free time ka at kung may meron kang panahon na i-chat kami, alamin mo yung mga details dahil every month ay may training kami. Ito hands-on to at nililimit ko sa konti lang na attendees. Mapapansin mo dito, parang dito less than 10 lang sila sa kanan. Dito naman is 4 lang sila. Kasi kung dadamihan ko yan, mahihiya nang magtanong yung ibang estudyante kapag di talaga nila naiintindihan. Pero pag konti lang sila, madali, di ba? Madali na, oh sir, di ko po maintindihan niya, pakiulit po. At saka, pagka meron silang error, madali ko silang nalalapitan. O sige, o ano ba yung error mo? Sige, tulungan kita dyan, ganito yan, ganito mong gagawin mo dyan. Pag ganyan yung error, ganito yung approach. Ma-experience nyo lahat ng yon kapag tinry ninyo na mag-training sa akin. Okay? So, kung wala kang natutunan dun sa ituturo ko sa'yo, kaya ko ibigay sa'yo ulit yung bayad mo. Okay? Walang problema yon. Walang problema yon, kaibigan. Okay? So, ito yung aming social media sites. Pwede kayo pumunta sa www.facebook.com/clmits. Yun yung page namin. Pwede kayo mag-inquire doon ng mga bagay-bagay na gusto ninyong malaman. At pwede nyo rin naman itong suportahan sa youtube.com/clmagno. Okay? Tapos sa kung meron kayong mga business offers at kung ano man, meron pong support at clmagnoitsolutions.com. Itong company na to, uulitin ko lang, ay hindi lang basta nagde-develop ng system, naghuhubog din tayo ng mga programmer na in the near future ay mas magiging malulupit sa atin at sa iba pang programmer na magtutuloy ng legacy, o kung hindi man legacy matatawag to, eh magtutuloy din naman ng mga yapak na ganito na magturo din dun sa mga aspiring programmers. Okay, so tulungan nyo ako na magkaroon tayo ng community na magkakaroon din ng pagmamalasakit sa iba pang magiging programmers. So ako, kaya ako nagtuturo ngayon kasi ito na yung pinaka-pa-audition ko dun sa mga estudyante ko, yon yung nakikita ninyo na training services. Dun ko kinukuha yung mga malulupit na programmer ngayon sa company ko, which is yung CL Magno IT Solutions. So hindi ko na kailangan na pag-examine sila kasi nalalaman ko kung natututo ba sila ng madali, kung pag kailangan ko ba silang turuan pa ulit, madali ba nila mapipick up, okay ba sila, maganda ba yung attitude nila. Yun, yung purpose ko kung bakit ako mayroong training services. Okay? So, maraming salamat sa pagsuporta sa mga content ko at sana'y makatulong ito, itong ilang minuto man itong ginawa ko. Sana makatulong ito at sa mga susunod pa, suportahan nyo ako kasi hindi natin yan titigilan hanggat hindi ninyo naiintindihan. Okay? Maraming salamat sa inyo at shout out dun sa bagong tayo naming grupo na Programming Learning Hub. Okay, Programming Learning Hub PH. Pwede kayong mag-member doon, pwede kayong mag-chat doon, may group chat 'yon. Kung meron kayong mga tanong, pwede rin kayong mag-post doon. Maluwag 'tong community na 'to hangga't kaya ninyong disiplinahin 'yung sarili ninyo na puro programming staff lang. Pwede kayong pumunta dito at meron akong mga kagrupo dito na willing tumulong sa inyo sa iba't ibang programming lang, assignment ka, basta hindi naman spoon feeding ang labas, eh kayang-kaya ka namin tulungan dyan, okay? So, please, puntahan mo yung mga social media networking site namin at mag-subscribe ka lang dito sa aming video. Maraming salamat at iiwan ko ulit sa inyo itong aking laging sinasabi na hindi ako magaling, isa lang yung magaling, okay? Ang kaya ko lang ibigay sa inyo eh kung ano yung kaya kong i-share. Okay? So, maraming salamat ulit. Hanggang sa muli. Ito ang inyong lingkod, si Chris Magno, signing out.